Masakit lang eh. Masakit kasi minahal mo. Napamahal sa'yo. Inalam natin. Tapos gano'n nasasabihin sa'yo. Oh, shout out! Yan siya yung tinatawag nating inay. Diba? Yan, si Mary Ann. Para eh, pinagsasabi mo na ikaw ang nabudol. Hindi tama yun. Alam mo ba, Mac, kung bakit merong mga lumalabas na mga conversation dyan kay La Donna? No, sa mga basher, dahil sa kanya galing yun. Diba? Oh, sabi mo sinungaling ako. Sige nga. Dahil posible naman na mahahack ang Facebook niya. Anong meron sa Facebook niya para mahack? Diba? Gusto nyo isa-isahin natin? O, isahin natin yung pinakaunang-una, diba? Ayun nga, isang malaking tanong. Sino ang nagnakaw? Hindi po kumuha. Sino ang nagnakaw ng birth certificate? Dahil kami-kami lang ang nandoroon. Bakit ang tagal-tagal na namin magkakasama nila, boss, hindi naman nawawala yung birth certificate. Tapos kinabukasan nun, biglang may NBI na. Boom! Inilabas yung birth certificate ni boss pagkatapos nun, nung nawala na. Eh kaso akala nila, yun na yung last na kopya. Hindi nila alam, meron pa. Diba? O kaya tita mo, ano na nangyayari ngayon sa mga... ng Yura kay boss, isa-isa na sila. Ayun, sagutin niyo yung mga demanda sa inyo. Diba? Correct. Diba? Wala kayong alam kung anong nangyayari. Kung anong nangyari. Kung sino. Diba? Mm-hmm. Yeah. Huwag niyo nang pangarapin. Diba? Eh, yung sa mga artista lang eh. Alam mo ba yung artista? Ito, kami lang nakakalim ito, yung artista. Biruin mo yan, nag-umpisa yan. Actually, nag-umpisa yan, nandun kami sa NBI eh. Talagang pinipilit niya. Diba? Talagang pinipilit niya na ipasok yung abogado niya. Diba? Kaso, sabi nga ni boss, meron na akong abogado eh. Hanggang sa ako na yung, ako kasi talaga yung kinakausap niya. Talagang pinipilit niya ako na, anak, papasukin mo to. Talagang pinupursige, no, na makapasok. Yung abogado, alam mo, nandito yan, ma. Nandito yan. Sa 3,000 na record ko. Yung pinaka-umpisang-umpisang nag-uusap sila, nandito yan sa telepono ko. Simula nung nasa NBI, lahat ng conversation tawag. Kaya yung pinagmamalaki niya, na hawak-hawak niya, no? Na pinagtetret niya, sino ba ang nagsumiksik, no? Na, kapatid, pag hindi mo pinapasok yung abogado ko, aalis na ako, mag-aano na ako. Alam mo yung nakakulong na si boss sa loob ng kulungan? Nandoon na siya sa loob. Tapos dadramahan pa, para mo siyang inaano eh. Para mo siyang yung niluluto mo yung utak na kumapit ka sa akin. Gawain ba yun ng isang mabuting tao? Gawain ba yan ang tunay na kapatid na sinasabi? At bakit kailangan, di ba? Bakit kailangan ipagsiksikan yung abogado, di ba? Eh bakit unang-unang araw pa lang binigyan ng 150,000? Diba? Pangayos dun sa optometry law. Oh, bakit kinuha? Oh, yung hindi naman niya dokumento. Pinaghirapan ni Attorney Johnny mapupunta sa inyo? Tapos kayo ang binayaran dun sa 150,000? Pero si Attorney Johnny ang nag-ayos ng kaso? Siya ang palikpanaog sa Baguio? Paano may papaliwanag yon? Si Attorney Johnny, nising kontuling, walang nakuha dun sa kaso? Pero kayo kumita, 150. O, yung sa mga artista, nag-umpisa yan sa 10,000. Diba? Yung mga artista, yung 6 na artista ba yun? Yung ano, mga witness. Hindi, artista tawag nila dyan. Kapatid, bigyan natin ng ano, nagsa 10,000 para, alam mo yun, para hindi na sila magpuntahan, hindi na sila magganito, magganyan. Sabi ni boss, kapatid, hindi mo kailangan gawin yan. Dahil hindi ko sila kilala. Wala akong kilala sa kanila. Bakit mo babayaran? Hindi, kapatid, para ano, ganito, ganyan, ganyan. At sabi ni boss, sige, di bigyan mo, bahala ka. O, hanggang sa, kapatid, meron ng ano eh, may nakita kami ng NBI doon na picturean kami, na anuhan kami.
50,000 na, ganyan-ganyan. Hanggang sa naging 100 na, naging 150 na, hanggang naging 500 na, hanggang sa inilipat na daw niya sa iba't ibang lugar. Yung Cavite, nilagay niya na sa Tagaytay. Minsan, kapag ka merong yung okasyon, yung magkikita-kita sila, dadali niya lahat doon, di ba? Sa isang lugar. Tapos, naduhudulas yung driver. Di ba? Uy, nagpunta daw kayo ng Isabela? Hindi, ah, natulog nga naman agad sila, madam eh. Kasapuan kayo, pinaikot-ikot nyo lang si boss. Kaya pala grocery-grocery araw-araw. Alam mo ba nag-grocery kami? Nakabot ng 300,000, 400,000. Nalagay SNR kami. Nalala nyo ako. Nakasama nyo ako. Alam nyo, nasa tama lang ako. Alam nyo yan, na hindi ako bibira hanggat hindi ako napupuno. Sobra na yung ginagawa ninyo sa boss ko. Oh, yung Mustang! Yung Mustang buta na isan pa ba? Kina? Na isan na din yun, yung pala, sing-sing, bracelet, relo. Sinong nakinabang doon? Kailangan natin ng 1 milyon, ng 2 milyon para ibigay sa judge, para sa ganito, sa ganyan, kasi babayaran. Eh nga, nasa na? Ay, kala ko ba Friday palalabasin na? O ilang Friday na to? Ano kayo, puro kayo pag-asa? Ano yung sasabihin na matagal na pala ko na kayong mayaman? Eh puta, nakita ko kayo kung saan kayo nakatera dati. O, ibabato mo sa akin yung binigay mo sa akin panty? Ano ba tatak ng panty? Ay, di ba, pag pinapupunta niyo ako dyan sa bahay, o yan, magpunta ka dito, anak. Dito ka muna. O sige, nay, dyan po ako. Di ba? Itinuring ko kayong parang mga magulang. Pero yung titirahin niyo pa kami pa ilalim, tatraydorin niyo pa kami. Kahit maglamutakan tayo ng mukha. Di ba? Total, pareho tayo ng ugali eh. Di ba? Yung demanda na ganyan. Oh. Ngayon ninyong sabihin, ha? Ngayon ninyo sabihin na nagsisinungaling ako. Nasaan na yung milyon-milyon, ha? Na ibinigay sa inyo ni boss. Na hiningi ninyo eh. Dati halos araw-araw tayo nasa BJMP kapag kami bibigay na cheque si boss eh. Pero bakit ito sinabi ni boss na hindi ka na niyakap? Ba't simula nung hindi ka na niyakap ni boss nagpunta doon? Diba? Noon pa yun, hindi ka niyakap. Yung pala nagtatampukan, anak, bakit ganun? Di na ako niyakap ng boss mo. Hindi ko alam. Baka napansin niya na. Eh. Kaya huwag kayong magmamalaki. Sabi ko nga sa inyo eh. Kapag kayo, sinabi ninyo na si boss FLM may isang tinulungan ninyo, ginanito ninyo, siguraduhin ninyo na wala akong alam sa pagkatao ninyo. Siguraduhin ninyo. Di ba? Na hindi ko kayo nakasama, hindi ko kayo nakilala. Ito si Lisa Paris. Lagi silang mag-ausap niyan. Kaya kami ni Lisa, hiniwalay ako si Lisa, lumayo ako sa kanya. Alam mo kung bakit? Lahat ng voice recorder, pag mag-ausap sila sa Idalaw, mag-ausap sila, magpapaalam na, I love you, kapatid, I love you. Kapatid, sabihin mo ko, I love you. Yun, yung mga nire-record niya habang kausap niya si boss, sinesend niya yun sa mga tao. Nakita-kita ko yan. Kaya nga ako nagalit eh. Boss, bakit nire-record ka at sinesend kay Lisa Paris? Para ano to? Para masabi na ikaw ang pinagkakatiwalaan? Kaya nga maraming, anong maraming vlogger nangingimik sa mga ginagawa nila. Diba? Tapos kayo, gagawa kayo ng mga eksenang ganyan, ha? Pati ang mga FLM vlogger, ha? Kakanaisin nyo ng pag-ilalim. Sabi ko sa inyo eh, hindi po kami pinanganak na santo. Alright? Hindi po kami pinanganak na santo. Pero kaya namin magpagkatao. Diba? Yeah. Eh kahit sumugod kayo dito ngayon eh, welcome kayo. Basta ready kayo ha.
Alam niyo kung bakit? Dahil alam ko, pera ni Boss yung umiibot. Yeah. Pera ni Boss. But your White House. Diba? Pera ni Boss yung umiibot. Nakakagulat kasi nagulat ako eh. Pagkawag sa akin. Ano yung ginawa sa'yo? Okay. Ang nangyari nun, yun na, lumalabas na hindi na nagkakatampuhan. So, nakalpas nga, pareho ko silang mahal. Tumawag ako sa kanya. Sabi ko, ay meron na, nakikipagkaibigan daw po kayo kay Gio, kay Mekwa. Oo. Sabi niya, Jen, may totoo yun, wala yun. Ano, inaano nun yung Facebook ko, blah, blah, blah. Wala na ako doon. Pero sabi ko, okay ni Apo, yung tapuhan niyo. Oo. Gumaganong-ganong na siya. Tingin-tingin na sa sawa niya. Nagsindi na na sigarilyo. Sabi ko, ano po yun? Ayoko mo sabihin eh, pero ano nga po yun, huwag kayong mag-isalala. Wala akong makakalabas right now. Ako naman, ganyan talaga ako. Kilala niyo ako pag sinabing walang lalabas. Till, hindi mo tatraitorin yung pinaka-essence ng pagkaka-isa natin. Diba? Ngayon, sabi niya gano'n, sabi niya, kasi wala, nagsinungaling siya sa akin. Yun ang huling yung bana. Nagsinungaling daw si Apo sa akin. Ilabot mo siya sinungaling sa kanya. Anong ampag niya sa buhay ni Boss? Eh, dalawang dekada na, bago pila si Boss, makikita mo yung mga, ano yan, di ba? Yung pagtulong niya, yung pag-humanitarian niya, bilyon-milyon. Kaya nagulat ako, kuha ng recording na yung ano nila ni, ano, ni anong pangalan nito, ni Attorney Johnny. Kung ano po yun? Oo, sa kanya galing yan? Siya nagsabi niya? Sabi niya, oo. Sabi niya, may recording daw. Sabi ko, ano po ba yun? Yung ano, sila dalawa ni Attorney Johnny. Ha? Sabi ko, hello? And then after there, a roller coaster na. Sabi niya ganun. Kasi, nagpunta ako ng ano, ng Isabela. Yeah. Gumagaling. Sabi niya, ano po, hinahata ko talaga sa bunganga niya. Sabi niya, hindi siya totoong matos. Ha? Diba? Ano po yan? Hindi lang naman yan. Eto sabi ko, hindi lang naman po yan ang batayan. Bago pa siya magsalita, sabi ko, di, yung nanang niya talaga, gumaganyan siya sa akin. Isa pa yan! Umakit ka dito, Mami Kikay! Isa pa yan! Si Nanang, ako, kailan niyo ako narinig? Ako ang kauna-unahan nakausap ni Nanang. Kailan niyo ako narinig na pinarinig ko yung boses ng matanda? Para lang sa kasikatan. Para lang makakuha ng tiwala ng mga supporter ni Boss FLM. Kailan? Wala! Kaya. Diba? Pero kayo! Diba? Nanang! Sabi niya na, nagtanakaw ng lupain, yung lahat ng binibintang kay Apo, sinasabi niya. Kaya, alam mo, pagkatapos namin, ito ang huli kong salita. Sabi niya, pero mananahimik ako. Sabi ko, sana lang po, Nymerian. Kasi kapag po, pinanatan niyo si Apo, in any way, lalabanan ko po kayo. Kaya, ito ako ngayon, Nymerian. Lalabanan kita. Kasi, hindi ka man bumabanat ng explicit. Yung mga tao na nasa paligid mo, unang-una na yung si Donna, sila Serbequa, yung mga vlogger, ginagapang mo. Kaya, ala ano ka rin, ala David, ilagan ka rin. So, hindi ko na sasampuin. Kaya. Lahat yun, umiyak ako nun. Alam yan, mga MCM. Paano mo sasabihin na ikaw ang binudol? Paano mo sasabihin na ikaw ang kinuwartahan, na ikaw ang nag-abag, diba?